everyone, and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel. And for today, hindi ko nga alam kung isa lang ba, or dalawa, or tatlo, yung ating guest na makakasama in this episode. But I will get a set of clues, and I hope you will enjoy this surprise conversation as much as I'm sure I will. So eto, tanggapin na natin na ating clues. Ay, wala nga palang clues kakasabi na sa akin. Magpapakilala lang ang ating guest. Hi, surprise guest! Hi. Oh yeah, good morning, surprise guest. How are you today? We're good, okay. Okay, we're good. We're good. Oh, more than one surprise guest for today. What a treat. May clues ba kayo for me or mag-face reveal na lang ba kayo? No, I have clues. Oh, you have clues. What's the first clue? The first clue is that I'm a model. Model. Iba ba ang model sa model? Model singer. Model singer. Isa pang clue. I'm a hunk. I'm a hulk? As an Incredible Hulk? I'm a hulk. Or hot? Hot ka ba? Wait, so dalawa kayo? Surprise guest? Yes! Nako, ang hirap naman ng clue nyo. Baka pwede nyo nang i-reveal ang identity ninyo via on-cam. Not just yet. You know us. I know you. We've been friends for such a long time now. Oh my gosh, Suzy! Suzy, is that you? And are you with, wait, tama ba ako? Kinabahan ako, baka hindi si Suzy to. Raffy and Maris! Close enough, ha? Close enough. Gusto kong mag-iba ng larangan. Wait, alam mo kung bakit inisip ko si Suzy? Kasi si Suzy line niya yun eh. We've been friends for so long now. Muntik na. Wait, teka. Sino nagsabi ng model singer? Si Raffy ba yun or si Maris? Si Maris, okay. Marfy, hello! Hello. Ayoko, inibig mga clues. Sobrang mahalata mo. Ma-obvious mo agad. Gets ko na agad. Kasi nga, we've been friends for so long. Pero galing, Hana, disguise nyo yung boses nyo. Hindi ko na-gets ka agad, ha? Ang hirap pala magtaas ng boses. Napaisip ako kasi inisip ko, para lalaki ba to? Or hindi ako sure. Baka naman nagkukunwari lang, di ba? Pagka sinabi mo na Suzy, hindi mo sinabing Paolo. Eh, kasi hindi ako sure. Baka naman Suzy and Maurice or Suzy and Lynn, di ba? Hindi ako sure. Tsaka mamaya dyan, isang tao lang pala talaga yun na nilaloko ako, di ba? Okay. Joke lang. Kakamustahin ko kayo. Kasi sabi sa akin na may work pa kayo after. Kaya pala maaga ang interview natin. Yeah. May busy ang Marfy. Ano ba, after nito, diretso duty? News duty? Mo, diretso duty. As in, pupunta na ako ng Malacanang. Kaya pala naka-blazer ka today. Yes, para ano na, ready to go. Ready for Malacanang. And Raffy. Sa Balitang Hali. Alam mo yan. Oh, yes, of course. Darating ako doon mga alam mo 15 na. Minutes. 15 minutes before airing. 30 minutes. Yeah, 30 minutes to 1 hour. Yan ang rule eh. Oo. And then syempre, after Balitang Hali, meron ka rin news coverage. Yes. So ito, curious ako. Para doon sa hindi pa nakakaalam, ewan ko lang kung hindi niyo pa alam kung ano yung Marfy, ha? Pero syempre, Maurice and Raffy, what's a day in the life of Maurice and Raffy? Like, umpisa natin kay Maurice kasi mas maaga umpisa ni Maurice. Although, di ba Raffy, ikaw rin... Oh, ikaw naghahatid? Oo, kaya maaga rin. Oo, so parang hindi naman siya nagkakaroon ng additional rest talaga dahil yung gising ko, yun din yung gising niya. Gigising ako ng mga around 4, pag talagang medyo puyat, hihirit pa ako hanggang mga 4:30 hanggang 4:40, ganyan. Para makarating ako sa office ng mga 5. Mga ganyan. Tapos of course, nagsisimula ang programa ng 5:30, unang hirit hanggang 8 a.m. yan. Tapos pagkatas niyan, field duty na ako. It depends kasi normally, ang duty ko is at 10 a.m. Pero may mga times kapag halimbawa assigned ako sa Malacanang, 9 a.m. yan. And may mga days din na right after unang hirit talagang fly na agad. Punta na sa coverage kapag may mga early coverages. So, the whole day naman, yan, magko-cover na. It really depends on the story that I'll be producing. So, for example, nasa Malacanang ako, mag-standby ako sa mga briefings or mga press conference and yung laging handa. Pero kapag halimbawa may mga ibang mga stories, of course, I'll be the one to look for interviews, yung mga ganyan. Tapos mag-i-interview, tapos magsusulat, mag-i-edit, hanggang sa
kung may live report pa, hanggang 24 oras yan. Tapos yun lang, yun lang yung time na makaka-uwi. Grabe. Okay, so si Rafi naman. Ako gigising ako ng 5 kasi dadaling ko na yung bag niya papunta sa kotse. At iahatid ko siya. 5 a.m. Okay. Ang ganda ko, no? Haba ng hair. Yung so, bag. Okay. Makeup. Saka yung shoes. So pagkahatid ko sa kanya, yun, nakakatulog pa naman ako pag uwi ko dito sa bahay. Minsan, pero minsan nag-exercise. Wow. Habang nanonood ng unang hirit. Sabi ko minsan eh. Hindi, sa labas. Na malabas siya. As in, both shower pa kabay. Ayan. Tapos after noon yan, balitang hali. Katulad din ni Maris, after ng newscast, diretso na rin ako sa coverage. At ang duty ko is from 12 to 8. So kung minsan, pag may live, ayan, hanggang after 24 oras. At kung talaga malaki yung story, ako minsan na-extend hanggang saksi. Saksi. Pero, saksi. Yun, hanggang saksi. So yun, yun yung typical na araw para sa amin. Pero typically ba, sabay kayo nakaka-uwi? Halos sabay na rin? Hindi. Sabihin ko sana, almost eh. Parang hindi. Kasi magkaiba ka kami ng schedule duty. Sa Malacanang ako. Ako, pag dito lang, yung coverage ko. Ako yung nauuna. Mas nauuna pa siya. Pero maraming times din na almost the same. Kasi pag magla-live, aabutin din ako ng mga 8 or 8:30. Tapos, basically the same time din na makaka-uwi rin siya. Oo. So, iba-iba talaga. So, walang typical na araw, actually. Oo. Pero yung weekends nyo, free. Yes. Oo, free. Free na after graduating from the weekend, ano. Oo. So, at least, meron kayong 2 whole days na free together. Basically. Yes. Basically. So, during the week, okay, eto curious ako. Hindi ko pa ato ito natatanong sa inyo. Hindi pa ba? At least ngayon, ano, pwede ko nagtanungin. Oo, go ahead. So, during the week, ano yung, ano nyo, date time ninyo? Meron pa ba kayong date time? Magbe-breakfast ba kayo? Ano yung mga non-negotiable nyo? Breakfast together? Dinner together? May ganun ba? More on breakfast together. Kasi, pagdating ko rito sa bahay from UH, dati, matutulog pa ako, pero ngayon, mas ang ginagawa ko na magpo-prepare ako ng kung anumang pwedeng ihanda for breakfast. Tapos sabay kaming kakain. Before ako umalis for duty, tapos siya naman before siya umalis for balitang hali. Post-pandemic yan. Meron kasing pre-pandemic tsaka post-pandemic. Hindi na maalala ni Maris yung pre. Yung pre-pandemic, lagi kasi kami nanonood ng movie. Ah, yes. Sa gabi, after duty, yan, nanonood kami ng movie. Lalabas kami, tapos manonood. Tapos doon na kami kakain. Oo. Tapos, so more on dinner naman yung magsama kami. Or pwedeng popcorn lang sa sinihan kasi dahil late na rin kami naka-away from work. So, maghahabol kami ng movie. Sobrang favorite talaga kasi namin yon. Yung talaga manunood kahit na may pasok kinabukasan. So, yun yung talaga, date night namin. Pero ngayon, yun na. Umaga na. Nagpe-prepare na siya lagi ng breakfast. 8 a.m. yung duty ko ah. At nag-experiment lang po. At lagi naman successful. Nax! Totoo yan, totoo yan. Nag-experiment meaning kung ano yung mga tira. Fusion. Yung pala ibig sabihin na fusion, i-fuse mo lahat ng natira. Fusion ng bagong luto at yung luma. So, tinag-fuse mo lang. Teka, Rafi, magaling ba magluto si Maris? Oo, successful nga lagi yung kanyang mga experiment. Oo, so, lagi ko naman sinasabi sa'yo eh. Sige nga, anong favorite mo sa mga naluto ni Maris? Itlog. Itlog. Ay, grabe ka. Hey, pero na-perfect na yung itlog na sunny side up. Mahirap yun, ha? Malasado ba? Hindi masyadong lutong-luto, hindi rin masyadong hilang. Actually, mahirap nga yun. Ginawa ko para sa iyo. Ah, of course, yung mga sinangag, yun, may mga siniluluto siya na. Ano? Basta mga kombinasyon. Mga kombinasyon. Nagsing-gising? Wala kasing pangalan yung mga niluluto niya kasi nga fusion. Maris, dapat ginagawan mo ng pangalan. Pero ang sarap. Gising-gising ng sopas ng Maki. Yung ano, yung bake. Ayun, bake. Oh, diba? Grabe ka, Rafi. Ginawan ka ng bake sa mga gising-gising sopas. Ang naalala mo yung malasado tsaka yung sinangag. Hindi kasi ang ginagawa ko sa sinangag, kakaiba rin. Mga kung ano talaga ang pinaghahalo ko doon. So, hindi lang basta bawang tsaka kanin. Iba-iba talaga. Ano mo yung ulam na natira? Wow. Parang gusto ko tuloy magsinangag ngayon. Hindi ako expert. Ang mga pero mas masarap pa sa restaurant. Yung mga... Ang sweet ni Rafi, no? Ikaw ba, Rafi, nagluluto ka rin? Oo, lumpia. Shanghai. Uy, mahirap yung lumpia Shanghai, ha? Yung preparation nun. Yung ready na. Yung ready na sa supermarket. Prito na lang pala.
Baka air fryer pa yan, ha? Ay, hindi. Okay. Fryer, eh. Fortunately, hindi. Din pa rin tayo sa traditional na masebo. Yes. Gusto pa rin namin yung ano, eh. May konting... May konting mati. Oo. Okay. So, pero pag ganun, meron ba kayong hatian ng chores na, syempre, kung si Marisa magluluto, di si Rafi maghuhugas? Oo, ganun. Pero more on, ano, 20%, 80%. 80%. Sino yung 80? Ito magluluto, ganyan, konting steam, pero the rest. Si Rafi na. May naghuhugas. Ako yung naglalaba. Wow. Teka, so kasi kayong dalawa lang talaga nasa bahay. Yes, kami dalawa lang. So lahat kayo gumagawa. Okay, ito ka naman gawin yung mga yon. So nai-enjoy ko siyang gawin. Sanay siya. May sistema ka na. Sana. meron naman. Kahit pa paano. Pagka madumi, nalilinisin ko. So yun yung sistema. Pagtambak na yung labada, lalabahan ko na. So yun yung sistema. Pagtambak na yung labada, tsaka marami na rin hugasin. Ayun naman talaga yung ano, tamang sistema na gumagana. Effective naman. Pati plancha, kaya nyo kayo na magpa-plancha. Ayun. Dati kasi ako yung nagsisimula. Nung umpisa ako yung nagpa-plancha. Pero nung ako ng steamer, siya na yung nagpa-plancha. Kasi madali lang. Mas madali eh, no? Mas madali mag-steam. Yung pag-steam nyo, as needed. As needed, oo. So halimbawa, mag-uunang hirit na ako ngayon, yun lang din, yung oras na. Tapos, pag halimbawa, bago ako mag-duty, kung halimbawa, paplanchahin ko yung ano ko, yung shirt, di ba? Yung uniform na natin. Isasabay ko na yung kanya, tapos kung ano man yung kailangan pang planchahin sa kanya. Pero most of the time, hindi na siya nag-ano. Kaya nag-plancha. Naging ginagawa ko, hindi. Parang kulang ata sa inyo ang 24 oras, no? Sa isang araw. Oo. Lahat man yata tayo, ganun. Kulang talaga. Pag sinisipag naman kami, halimbawa, nakita ko na, andyan na yung mga hugasin. O de, ako na yung maghuhugas. Wala nang, hugasan mo naman, walang ganyan. Talagang kusang palo na. Pero kapag halimbawa talagang halimbawa pareho kami pagod, ganyan, nakita namin tambak na yung hugasin. Ayan, bumili siya ng dishwasher. Ay, wow. Eh kasi alam naman natin si Rafi talagang very tech savvy, no? So kung ano yung makakatulong sa bahay, di ba? Meron din ba kayo yung robot na nagwawalis? Meron din. Ano, paano pa mga sekreto niya? Dishwasher? Hindi, yung washing machine kasi... Ang daming beses ko na nagpaturo sa kanya, pero parang masyadong high-tech. Yeah. Kaya hindi ko matandaan kung ano. Kaya, ikaw na lang. Perfect excuse yun, no? Exactly. Actually, mahigit 10 taon na niya pinifigure out kung paano rin. Hindi ko alam kung... Pero ako, ako naman kasi talaga nagkala. Masaya ka namang gawin yun, diba? Dapat masaya tayong ginagawa yung mga bagay na gusto nating gawin. Oo. Kaya talaga, ibigay mo sa kanya. Oo, ganun naman talaga yan, diba? Happy husband, happy life. Hindi lang happy wife, happy life. Yes. Alam mo, kagabi, nagkukwentuhan kami ni Maris kagabi, Rafi. Tapos tinatanong ko siya, kasi naka-file na daw ang leave niya for December 8 this year. Ang December 8 is your wedding anniversary. Tapos tinanong ko si Maris, bakit ilang years na ba kayo? Sabi niya, 10 years last year. So magi 11 years na kayo ngayon. Tapos shock na shock ako na parang, ha? More than 10 years na kayo. Tapos nagbibilang ako, parang oo nga no, tama nga, more than 10 years na kayo. Gaya ng sinabi mo, 10 years na yung finifigure out yung washing machine. Pero, alam namin na yung love story ninyo, syempre nag-umpisa yan sa Kapuso Network. Ano ba? Kapuso Network. Tapos yung love story. Kwento yun naman ulit sa amin, tsaka dun sa mga nakikinig na hindi pa nila alam yung love story niyo. Paano ba talaga nag-umpisa? Si Rafi ang nag-first move, di ba? Yeah. Nagsimula sa'yo. ako yung nag-first move kay Maris. Para iniindelo ko lang. I-clarify natin. Oo. Clarify, Rafi. Doon tayo sa version ni Rafi, version ni Marisa's version ko. Sige. Maraming backstory kasi yun eh. Of course, okay. Talagang pinaka-backstory is pinakilala ako ni Ma'am Marisa kay Maris. Gali ako sa Mindanao noon, coverage. Tagal kong nawala. Tapos pinakilala niya ako sa mga bagong reporters. Oo, bagong-bago ako noon. Sobrang senior si Rafi, ganun. Ay, hindi naman sobrang senior. Sabi ko naman. Senior lang. Okay. Noon pa lang, biniro na kami ni Ma'am Marisa na, oy, binata yan. Hindi, dalaga. Oh, binata ako, dalaga siya. Gumanon lang siya. Pero of course, biro lang na. Walang expectations. In passing lang yan. And then, years went on, naging magkaibigan kami. Naging barkada. May grupo kami na talaga close. Lagi kami nagbo-bowling, kahit na after duty, ganyan. Kasama yung boyfriend niya dati. Oh, yun.
At minsan, girlfriend din niya. Oh, oh, diba? Pinasa lang niya kasi sa'yo. Okay. Hanggang sa, of course, napapansin ko na, parang ang layo pala ng tingin ko, nandito lang pala sa paligid yung aking hinahanap. Hanggang sa may pinuntahan tayong party, Pia, at napansin ko ako, nakatingin ako sa kanya. Totoo yun. Parang nagtataka ka, ba't parang nakatingin ka sa kanya? Ano yan? Tapos doon ako nagsabi sa'yo na, uy, parang crush ko siya. Parang gano'n, yun. Wow. Parang pa lang noon, ha? Parang. So, doon na nag-start. Ikaw na yung nakaalam na talagang... Eh, sinabi ko ba sa'yo, naliligawan ko na siya? Oo, the very next day, di ba? After nung party, nga, liligawan ko na nga siya. Parang isa-set aside mo muna lahat ng nakaharang. Ayun, no, tama. So yun, doon na nag-start. Tama ba yun, Maris? Yun din naman ang ano. Yun naman din talaga ang ibang version. Wait, walang ibang version. Pero mas parang naging close din kasi kami before dahil lagi kami pumupunta sa bahay ng isa naming friend. After work, pupunta lang kami doon lagi. Doon kami magdi-dinner. Tapos magkakasama kami si Ate Sandra, si Lay, si Cesar, si Kuya Lar. Tapos kaming dalawa. Lagi kaming pupunta doon sa bahay ni Lay nung time na yon. Tapos pag uwi, kasi si Rafi yung parang tagahatid sa lahat. Parang ganun. So, ihatid niya kami. Ako yung pinakahuli niyang hinahatid. Kahit nalapit ang bahay ko. Hindi, joke lang. Hindi, pero totoo yun. Doon na nahalata. Naging close kami. Tapos parang nagkaroon lang kami ng kwentuhan na parang mas malalim o seryoso yung kwentuhan. Tapos parang doon niya na-realize, di ba sabi mo, doon niya na-realize na, ay parang siya yung matagal ko ng ano. Kasi parang na-realize namin pareho kaming old souls. So, parang lahat ng hinahanap mo sa isang lalaki nandun pala kay Rafi, tapos lahat ng hinahanap mo sa isang babae nandun pala kay Maris. Parang na-realize ko kasi pag nagkakwentuhan kami sa halimbawa sa sasakyan, parang tawanan lang kami ng tawanan. Parang sabi ko, ang saya niyang kasama kahit na matagal na siyang friend, parang ang saya na walang pabigat, ganyan. Although hindi naman kami talaga friends, pero parang ang saya lang na... Lagi niya ako pinagtatawanan, Dede. Lagi kami nagtatawanan. Hindi, natutuwa ako sa sense of humor niya eh. Pareho sila ni Ate Sandra, yung simpleng banat, pero tawang-tawa ka. Yung mga wait. Ganon. Pero naging ano ba, parang naging awkward ba yung transition from friendship to romance? Parang sa amin hindi. Ako hindi. Hindi. Pero sa ibang kaibigan namin, oo. Kasi nga lagi kayong magkakasama, tapos bilang holding hands na, ganun. Saka nung sinabi ko sa nila na maniligaw ako, doubtful sila kung sasagutin niya ako. Kaibigan mo na yun, ha? Kilala mo yun, Ate Pia. Sino yun? Sino yung nagduda? Hindi ko na sabihin. Gusto ko sabihin. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years as a newspaper reporter, news anchor, online editor, and documentary maker. But podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Empower yourselves and be safe. Naging awkward ba yung transition from friendship to romance? Parang sa amin hindi. Ako hindi. Hindi. Pero sa ibang kaibigan namin, oo. Kasi nga lagi kayong magkakasama, tapos bilang holding hands na, ganun. Saka nung sinabi ko sa nila na maniligaw ako, doubtful sila kung sasagutin niya ako. Kaibigan mo na yun, ha? Kilala mo yun, Ate Pia. Sino yun? Sino yung nagduda? Hindi ko na sabihin. Gusto ko sabihin. Text mo sa akin, hindi ko alam yung sino nagduda. Hindi, wala naman. Ito lang naman yun. Parang may kasamang, may halong biro na rin yun. Pinupush pa nga nila si Rafi sa iba kasi parang feeling niya talaga hindi ko sasagutin si Rafi. So, wag na lang
Eh. Masira pa yung ano, yung friendship nyo, ganyan. Ay. Teka, babalikan ko kasi parang eto hindi ko pa ata natatanong before. Nung pinakilala kayo ni Ma'am Marisa na boss natin before sa isa't isa, ano yung first impression nyo? Marisa, ano first impression mo kay Raffy? Starstruck ako. Raffy Tima, napapanood ko na yun eh. Raffy naman. Senior nga kasi, di ba? Ang paano yung difference natin, 3 taon? Apat na taon na lamang sa TV. Yung 4 years na yun, syempre, napapanood na talaga siya sa TV. Eh, since gustong-gusto ko talaga maging reporter, syempre, yung talagang mga reporters na kapwa mo, na nakikita mo sa TV, tapos makikita mo in person, di ba nakaka-starstruck yun? O, tapos lagi ko pang naririnig yung Raffy Tima at napapanood. Ito kasi yung time, sa war, di ba? Maraming gera sa Mindanao. So, ako yung naka-assign doon. So siguro, yun nga, lagi ako napapanood dahil ang daming kaguluhan. Ang daming, actually, pareho tayo, Marise, bata pa lang ako napapanood ko na si Raffy. Okay. Sige, ata. Diba? Kaya pagpasok ko pala na Jimmy, uy, si Raffy Tima, o, diba? Nakaka-starstruck, diba? Oo, nakaka-starstruck. Ikaw, Raffy, anong first impression mo kay Maris? Ang ganda. Oo, nagandahan ako sa kanya. So, kasama niya yung best friend niya. Oh, si Richie. Si Richie Parto. Nung time kasi yun, parang medyo overwhelming din. Kasi bago yung building, ganun ako katagal na wala. Tinutour ako. Tinutour siya ni Ma'am Marisa sa bagong building. So, lahat bago sa akin. Sa newsroom. May bagong mukha. May bagong building. Excited din ako na ma-meet lahat. Tapos nakita ko nga siya. Yun, nagandahan ako. Pero wala pang mali siya. Wala pang mali siya. Wala pang mali siya. No? Kasi naging magkaibigan kami. Okay. Tapos, Maris, sinabi ba sa'yo ni Raffy straight out na parang liligawan na kita? Nung ano, August. Nagpaalam ako. Ng 2009. Kasi parang sinabi niya rin, parang dapat ata magpaalam din ako sa mami mo, sa parents mo, sa mami at papa mo. After ko magpaalam sa iyo, nagpaalam ako. Ay, teka! O, time naman for my version of the story. Go. Nagpaalam kasi siya dahil parang inisip niya baka mamaya taking advantage dahil laging nakikita na nila papa at mami na hinahatid ako ni Raffy. Eh. Pero kasi siya yung naghahatid nga sa lahat. Hinahatid si Santa, si Lay, si Ate Weng. Oo. Tapos parang kami, na hinahatid din niya. So parang inisip niya, baka mamaya, parang nag-take advantage siya na hinahatid lang. Tapos ngayon, ano na, ganyan. Wow, napaka-gentleman. Ano yung version mo? Teka, may pahaboy muna ako. Sinasadya mo ba na si Maris ang huling hinahatid mo? nagkakataon lang. Kasi yung ikot ko, pauwi ako sa Ortigas. So, nagagawa ko ng paraan para siya. Siya talaga yung huli. Okay. Oh, sige. Acceptable. Pero ito, hindi, alam na rin ni Maris kasi itong kwento na to na birthday nga ni Rhea, di ba? Tapos, parang, ewan ko ba, ano ba parang may pinag-uusapan din ata kasi tayo, Raffy. Tapos si Maris kasi, kasi di ba yung party ni Rhea, dance party talaga yun. Tapos parang, dance party. Oo, parang costume party din siya, di ba? Okay. Tapos, oo, hindi naman ako sumasayo. Si Maris, ang galing sumayo ni Maris, diba? So, nandun ako, nakaupo ako sa table. Tapos, hinihintay ko si Miko dumating. Tapos, si Raffy nandun din sa table. Tapos, sabi ko, saan ka nakatingin? Kasi nandun siya. Hindi naman siguro si Oscar Oida yung tinitignan ni Raffy, di ba? Si Oscar ang tinitignan ko. Ang galing niya kasi sumayaw. So sabi ko, si Maris na ba? Tapos nakakatawa si Raffy Maris kasi nung una ayaw pa niyang aminin. Parang ano lang siya, parang yung natatawa, humihikbi ganyan. humihikbi. Tapos yung sumunod na araw, kasi may balitang hali Saturday kami noon. Doon siya nagsabi na, hindi, doon niya parang inamin na, parang crush ko na nga si Maris, tapos gusto ko na siyang ligawan. Ang una sabi ko kay Raffy, bilisan mo na kasi baka marami ng ibang nagtatangka. Mahaba ang pila. Wow, okay. How sweet. At totoo naman. Oo, totoo, di ba? May mga calls kang ginawa, di ba, Raffy? May calls? At totoo naman. Hindi. Sabi. Para sabi, tumawag si Raffy sa mga nasa... Kwento mo na, Raffy. Ako ba magkakwento? Kasi di ba Maris, nasa Bicol ka nun for coverage? Oo, nasa Bicol. Matmayon. Oo, sumasabog yung vulkan nun eh.
Oo. Ilang yun, kahit dito sa Manila, maraming mga dumadalo sa kanya habang nag-newscast siya. Nasa kapilang kwarto lang ako, naririnig ko, uy, sino yun? Bagong dumating ah. Nung time kasi na yun, pwede pang dumalaw. Pwede, kasi wala pa naman pandemic nung time na yun. Sobrang free accept visitors, di ba? Hanggang make-up room, inadala. Wow, ganun pala yun. No? Never akong tumanggap ng bisita sa ano. Oh my God. So, this close na talagang bahay ko na talaga yung GMA hanggang sa... May umakit na ligaw sa'yo sa make-up room. So, alam ng lahat yung love story. Pero alam mo, nung nag-declare na, nag-declare na si Rafi, tapos naging kayo na, syempre lahat kami sa newsroom, kilig na kilig. At hanggang sa engagement ninyo na with the help of none other than the Kapuso Primetime Queen, di ba? Yes. No less. No less than Miss Marian Rivera. Paano mo ba ginawa yun, Rafi? Anong show yun, Amaya? Ang sikat ng time na yon. Oo. Nakakatuwa nga kasi yung pinsan niya, nung pinakita ko yon, yung apamangkin pala niya na bata pa. Nung pinakita ko, kasi nagtanong siya sa akin paano ko niligawan si Maris. Pinakita ko sa kanya yung video na yon. So sobra siyang na-inspire na parang gusto ko ganyan din gawin sa akin. Parang girl yung pamangkin niya. So parang nakakatuwa na may mga natutuwa pa rin doon sa ginawa ko. Sobrang bata pa nun. As in, so kumbaga parang ngayong generation na yun, parang tagal na natin eh, no? Pero kumbaga parang kahit na bata sila, parang na-inspire pa rin. Anyway, naisip ko kasi yun, kasi nga sobra siyang sikat yung Amaya. Talagang avid viewer talaga si Maris. Super fan ako. Yung group namin actually, yung group namin. Pati si Ate Sandra kami. So, hindi ko personally kilala si Marian. Hindi ko rin personally kilala yung director. Si Direk Mac. Pero naglakas loob na ako na mag-reach out sa kanila, kay Direk Mac actually, na meron akong ganitong gustong gawin, o okay lang ba na pumunta sa set nyo, at dun ko gagawin yung balak ko. Tuntuhan naman siya, si Direk Mac. So nung pumunta ako sa Laguna para i-shoot yun, nag-leave ako eh, at layo pala nung lugar nila. Inaabot ako ng gabi. Hindi lang siya basta Lagunang malapit, Lagunang malayo. Layo. So pagdating ko doon, sa sobrang tuwa ni Direk Mac, kahit sobrang busy sila, parang gumawa pa siya ng konting script. Kinausap niya si Marian na, oy, ganito yung gawin natin. So gumawa pa talaga sila ng script at nag-cooperate lahat, hindi lang si Marian, kahit yung ibang mga... Yung buong cast, oo. So yun, ginawa niya kami ng eksena ni Marian, nakatalikod ako. Tapos kunyari ako yung leading man, na akala niya si yung pala si Maris yung gusto ko, yung gano'n. Hindi si Amaya. Oh, di ba? Lakas ng... Hindi. Pero nung ginawa ko yun, talagang parang sabi din ng ibang staff na parang ang sarap na break dun sa shoot nila kasi may proposal na nangyari. Although wala dun si Maris, pero ina-imagine nila kung ano yung magiging effect. At yun, pinakita namin yon sa isang... Video-okay night. Mina siya nag-organize. Na hindi ko alam. Wala akong idea. Hindi niya alam na magpropose ako nung time na yun. So, pero siya yung punong abala. Siya yung nag-organize. Sabi, nagkausap lang kami, tara, get together tayo. Kasi ano na yun, January. Parang lumipas na yung December. Hindi kami nakapag-meet up as friends, yung mga magkakaibigan. Tapos parang biglang, parang naging available lahat January 1. Tapos sinabi ko na sa mga kaibigan namin na, oy, magpropose ako ah. Ako lang hindi nakakala. So, lagi naman kami nag-video, okay. So, sabi ni Lar, sige, kunyari, kwento, meron akong advance copy. Ng ending. Ending. Papanoorin natin. I'm sure gusto nila yon. So, yun, no, na-excite naman sila doon. At na-excite siya lalo. Oo, di ba, syempre, si Kuya Lar talaga maniniwala ka sa kanya dahil... Oo. Naging consultant din siya doon sa palabas. So, kaya yun, pinalabas namin. Hindi kang pagdududa na... Meron talaga siyang advance copy. Tapos parang sabi ko, sige, panoorin na natin. Eh, everyone naman was very cooperative. Kahit na yung ibang hindi nakakaalam. Parang sige, panoorin natin. Kasi nga, sobrang sikat ng Amaya. So, hindi nilang napansin siguro na may mga kasama na kami doon na hindi naman regularly sumasama sa video, okay? Pero nandun. Kasi nga sinabihan ko. Oh, pero so, hindi talaga siya figure out until lumuhod na siya. At I mean, until nakita ko na si Rafi sa video. Tapos... Wow. Nagulat kayo. Nagulat ako. Sabi ko, kasama ni Marian. Hindi nagawa ko kasama ni Marian. But parang sa loob-loob ko, hindi mo ako sinama. Nakapunta ka sa Amaya, tapos hindi mo ako sinama. Parang gano'n. Tapos lumuluhod na siya. Parang na-overwhelm na ako noon. Hindi kagad ako nakasagot. Parang una kong nasagot nung tinatanong niya na ako. But hindi mo ako sinama? Parang gano'n.
Tapos parang nakaluod pa rin siya. Ay, o sige, yes, yeah. O sige, yes. At syempre, yung after nung engagement na yun, was the grand wedding na talagang lahat, parang buong GMA imbitado sa wedding ni Raffy at Melissa. I remember yung wedding kasi asaya-saya. Parang siyang, alam mo yung very elegant pero parang fiesta kasi ang daming tao. Diba? Parang nandun lahat ng tao. Tapos maganda yung... akong ati, Pia, ang saya-saya mo nun. Yung buong table masaya. Okay. Buti na lang pala ako yung nagtatanong dito. Masaya, masaya lahat, di ba? Oh, masaya. Super saya, super saya. Kaya kasi nga parang ano, fiesta. Nandun lahat ng tao. Oh, basta ang saya lang. Ako na tuloy yung namula. Pero hindi. Di ba parang, ilan ba yung guests nyo? Parang more than 500 siguro yon. Parang mga ganun. Five. Oh, kasi parang buong newsroom. Wala ata kayong hindi inimbita, di ba? Doon sa news. Ato. Inimbitahan namin lahat. Hindi naman lahat nakarating. May mga naka-duty kasi. Mula high school. Ay, oo. High school, college. Tapos mga magulang ko, parehong ang daming friends. Tapos si Raffy rin, dumating din yung mga taga-Kalinga, di ba? Tapos may nagsayaw pa kami ng Kalinga dance na sobrang napaka-special kasi hindi ko akalain na ganun. Ang festive talaga ng ano. Oo, ang saya nun actually. Ang saya-saya nung wedding. Di ba? Tapos parang biglang it's been more than 10 years na pala. Pero at this point, may mga nadi-discover pa rin ba kayo sa isa't isa na parang ngayon lang? Like, siguro nung pandemic, meron kayong mga na-discover about each other na niyo akalain? Yun isa nga, yung pagluluto. Kasi hindi man talaga siya nagluluto eh. Pero nung nagluto na siya, hindi talaga, ang sarap kasi ng mga niluluto niya. Wow. Kahit na fusion. Talaga. May ganun kasi, yung kapatid ko, ganun kasi yung bunso namin. Ang galing niya magluto, ang galing niya mag-experiment. So, nung siya na nagluluto, parang ganun din nakita ko na parang, ay, grabe. Kahit na sandali lang niya ginawa. At usually yan, nagmamadaling gawin. Pero ang sarap. Siguro dahil nagpunong-puno ng pagmamahal. Wow! Nax! So, si Raffy busog sa pagmamahal. Nax! Okay. Ikaw, Maris, may na-discover ka pa about Raffy. Ano pa ba ang dapat ko ma-discover? Yung lalong mas masipag, ganyan. Huh? Parang... Talaga? Hindi. Discover mo yata, hindi nga talaga ako. Hindi kasi parang yung mga all good things yun ang nakikita ko sa kanya, di ba? Ah, okay. So, mas maraming good things pa. Oo, maraming good things. Ang dami niya mga kinukumpuni. Halimbawa, gusto niya ng mga 3D printer, ganyan. Mag-o-order, tapos gagawa ng mesa, gagawa ng kung ano-anong mga gamit. Grabe yung gagawa, no? Siya mismo gagawa. Oo, lahat ginagawa niya. Very ano pala. So, si Raffy very hands-on sa bahay. Oh, yes. Very hands-on talaga siya. Yung mas husband. 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 Alam mo, I think isa sa mga ano, mga parang one of the best things about you guys together na parang ang cute na nakikita naming lahat ng may kilala sa inyo. That's why siguro nagulat rin ako na parang more than 10 years na pala kayong kasal. Kasi pag nakikita namin kayo, parang pa rin kayong newlyweds in a sense. The way you take care of each other, tapos yung pakikitungo nyo sa isa't isa, parang bagong kasal lang. So, nakalimutan ko na tuloy kung ano yung magiging question ko dito. Pero parang si Raffy kasi hindi siya masyadong expressive. Halimbawa, even sa magulang niya, sa ano niya, sa mga kapatid niya, hindi siya masyadong mahug, hindi siya masyadong nakikiss. Parang halimbawa, nakikita sila ng mami niya before nagaling pa ng subik, tapos uuwi na yung mom niya. Parang hindi man lang niya hinaga, ganyan. Parang siya nagturo sa akin. Naiintindihan na nila daw yung ano, parang gano'n na rin yung love language nila. Kahit na hindi sila mag-hug or mag-kiss, parang nakikita yung pagmamahal. Eh, sobrang different sa amin. As in, ako nga, aalis lang ako, babalik rin ako after a few hours, pinupupog ko pa ng halik si mami, si papa, bago ako umalis. So, parang ganun yung style ko. Ganun din ginagawa ko kay Raffy. So, parang na ano ko rin siya, parang na natutunan din niya na mas maging expressive in terms of ano, yung pag papakita ng love. Kailangan may kiss, may hug, ganyan. Oo.
aalis, wala man lang ano. Ah, okay. Also, I love you lagi. 'Di ba? Ang tawagan niyo sa isa't isa ay mahal. Ever since mag-boyfriend kayo, yun na yung tawagan niyo sa isa't isa. Oo, so, yun na yun. Sinong nauna doon sa mahal? Actually, oo nga, no? Hindi natin baka na... Baka ikaw. Baka nga ako. Baka nga ako. Malamang ikaw. Baka nga ako. Di ba nga parang newlyweds kayo? So, ano yung mga ginagawa niyo for each other? Na parang from day one hanggang ngayon, ginagawa niyo pa rin for each other. Like, kuwari, Raffy, di ba? Ikaw, hatid sundo mo si Maris sa GMA. Maris, ikaw, ano yung mga, ever since before hanggang yung ginagawa mo pa rin? Ipagdasal lang siya lagi. Tsaka, ano? Ano ba? Oo nga, malaking bagay yan na saka, lagi ito. Laging kasama ako sa prayer. Siyempre, dapat. Hug and kiss. Ganun lang yung gaanin. Ano no? Hug and kiss? May kailangan pag-gising sa umaga, kahit na hindi pa siya gigising, kailangan, mahal, kiss. As in, bago, kahit bago ako maligo. Bago pa lang okay, bago maligo makikita okay. Ako. Tapos syempre kung halimbawa remote anchoring ako so hindi naman niya ako kailangan ihatid. Oh, kailang mahal, kiss, ganyan. Alis, ganyan. Kailangan yun. As sweet naman ni Maris. Eto, pero syempre, di ba mahirap pag, ano, I mean, on more than one occasion nangyari na pareho kayong on assignment in different places. Tapos syempre, yung mga assignment na napupuntahan, di naman laging madali or in especially in Raffy's case, yung mga, halimbawa, yung mga areas of conflict, napakahirap noon. Parang, so Maris, kung wari si Raffy nandun sa area of conflict, paano ka pa nakaka-concentrate sa coverage mo and then si Raffy nandun sa kabila? Tapos ikaw, Raffy, pag nandun ka ba, inaalala mo rin si Maris na nasa, di ba parang nung nasa Marawi ka, si Maris was also somewhere remote, tama ba? Or ibang coverage ang iniisip ko? Marawi siya, pero drug war ako nun eh. Okay. Nasa, so paano yon? Nasa Marawi ako, nagpaplano pala siyang pumunta ng Korea. Layo. para ihatid yung isang opa. Ay, medyo natapos naman na yung kasagsagan nung time na yun. Kaya, nung time na yun, si Raffy nasa Marawi pa rin. Pero parang feeling ko parang caught in a crossfire pa rin ata siya nung time na yun. Pero ako naman, sobrang excited ako kasi nakausap ko si Ponya. tapos siya yung nagpa-plan na friend namin from, friend natin from, from GMA. Tapos siya yung nagpa-plan na, tapos kasabi lang niya sa akin na may chance tayo makita si Ji Chang Wook. So talagang excited ako sa sobrang excitement ko. Parang kahit hindi ko na realize na sa Marawi pa siya. Basta tinawagan ko lang siya, Raff, pagbalik mo galing sa Marawi ah, punta tayo ko niya. Sabi niya, bakit ang gagawin natin? Ihahatid natin si Ji Chang Wook. Sino si Ji Chang Wook? Ibig sabihin talaga, medyo dumating na sa punto siguro na relax na siya. Alam na niya kasi yung capability ko at alam din niya na safe ako lagi. So, pa rin ganun kadali. Of course. I mean, every time na alis siya, contrary to yung sinasabi niya na parang relax. Contrary. Kasi talaga, it's still very difficult. Hindi ko lang siguro masyadong pinapakita, pero deep inside, sobrang nakakakaba, di ba? Parang sa lahat na mapupuntahan, yung gera pa. Tapos parang talagang very unsure tayo kung anong mangyayari, ganyan. So parang ang hirap. So parang before talaga siya umalis, kailangan magdadasal talaga kami. Tapos every time na nandun siya pag magtatawagan kami. Yung laging, Turkey quake, although hindi ako natuloy, pupunta dapat ako sa earthquake sa Turkey. Of course, mahirap yun. Yung access, mahirap. Mm-hmm. So yun, lahat yata ng pare sa Pilipinas, sinabihan niya magdasal pa for me. Kaya, kaya hindi ka napumunta. Okay, pero pag gano'n, so pag nasa remote, nagtatawagan kayo? Lagi. Nagtatawagan. Ako naman, inaalalayan ko siya. Katulad nun, nawala sila bagyo. So ako yung nag-figure out kung nasaan sila, papaano yung pupuntahan nilang lugar. Tinitinan ko yung mapa kasi wala silang access sa internet. So ako yung nag-guide sa kanila. So yun. Ako nasa Cagayan. Ganon. May remote kwan pa rin. Remote na pag-aalaga kung kakayanin. Kasi syempre, gagawin mo naman lahat at gagamitin mo lahat ng resources mo para ma-make sure na hindi lang safe, maging komportable siya sa coverage at maging madali sa kanya yung coverage. Mm-mm. Papadala siya. Halimbawa, ng electric pa na sinasabit dito para pag nainitan. Wow! Yung mga LED lights na Pwedeng gamitin.
Para pag nag-burn out. Yung mga ganyan. Ah, sweet naman. Wait, teka, alam ko, very busy kayo at sinasabi sa may duty pa kayo. Okay, pero so sige, before we go, okay, meron lang very, very quick game, okay. Ah, okay. Ano lang to? Siya or ako? Yun lang yung game na to. Ah, okay. So, turo-turo lang. Okay? Okay. Question number one. Sino ang malambing? Ah, okay. Unanimous. Si Maris talaga. Oh, kasi nagpapakiss ka sa umaga, di ba? mas malambing talaga. Okay. Sino ang mas mabilis or nauuna mag-sorry? Ay, wow. Unanimous, Rafi. Siya mag-imali. Hindi. Mas marami siyang dahilan para kailangan mag-sorry, no? Laging mali, okay, laging mali. Oh, okay. Very good, very good. Ay, nako, eto. Sino ang seloso or selosa? Ako. Ay, unanimous pa rin. Rafi, di mo dapat pinapaselo si Maris. Mas selosa siya. Selosa ko naman, pero mas selosa siya. Ay, oh, pero seloso ko pa rin. Huwag di ba? Haba ng hair. Okay, eto, sino mas mabilis uminit ang ulo? Ay. Ako rin. Talaga, ang hula ko si Rafi. Ako? Partner, eh. Talaga, eh, so alam ko na siguro yung sagot dito the sa... hormones. That's true. Hindi mo pwedeng ano. It's scientific, Rafi. Oo, scientific yon ha. Hindi yon ano, hindi yon myth. Walang personalan. Oo. Eh, so siguro alam ko na yung sagot dito. Sino ang mas mahaba ang pasensya? Pasensya, syempre. May mahaba rin. Without a doubt. Super. Mahaba din pasensya. Oo, mahaba pasensya ni ano ni Maris. Super. Mas mahaba pala yung... Naku, Maris and Rafi, thank you so much. Thank you. Ano, naisingit nyo kami sa inyong very busy day before you guys go out on duty sa kanya-kanyang mga coverage and newscast. Thank you so much. So, just to wrap things up, meron ba kayong gustong sabihin sa mga long-time supporters and those na gustong maging tulad ninyo, journalists who aspire to enter the same field as you? Of course, we want to thank Murphy supporters and we love Murphy Sumali. Talagang pinlagi. Nakakatuwa kasi sobrang ano, talagang they're always there. Tapos parang feeling ko mas nauna pa silang gumising kesa sa akin bago magunang hirit. Tapos talagang yung mga surprises nila kahit na alam mo na parang every birthday mo, meron silang pa-surprise pero lagi pa rin na nasa surprise kasi very creative. So yun, ang sweet-sweet nila. So thank you so much sa We Love Maris Umali, Murphy supporters. Thank you. At sa mga ano, hindi silang part pero talagang nagpaparating ng mga very sweet messages and support for both of us. Thank you so much sa inyo pong suporta. Rafi, sa mga gusto namang maging reporter. Ako naman, ito yung lagi ko sinasabi sa mga estudyante na nag-interview sa akin. Immerse yourself sa mundo ng journalism. Yun lang naman ang pwede nyong gawin para mas madali yung transition nyo. Kasi ang journalism is ganito yung buhay na namin. So, dapat immerse kayo dito. Meaning, dapat alam nyo yung current events. Pero importante rito, alam nyo dapat yung inyong history. Okay, mahalaga yun. Alam nyo yung history nyo. Kasi lahat naman na nangyayari ngayon, nangyayari na yan before. O lahat na nangyayari ngayon connected sa mga nangyayari before. So dapat alam niyo 'yun para madali niyo ma-contextualize yung mga story na gagawin niyo. So yun. Practice magsulat. Kailangan talagang kailangan kayo yung magsusulat. Tapos i-practice niyo rin yung mga pag-annotate. Ngayon naman kasi ang dami ng venue eh para to learn. Practice the craft. Vlogging. Pag nag-shoot kayo, meron na kayong Facebook para i-publish yun. So, marami ng paraan para gumaling sa field na ito. And be ready to sacrifice a lot of things as well. Yung pinaka-importante, you have to really want it, di ba? Yes, so. Kasi pag nag-enjoy ka naman, parang hindi na talaga siya sakripisyo, di ba? Well, thank you so much, Rafi and Maris, for your words of wisdom ngayong umaga sa mga kwento. Sabi, no, ang dami na natin alam sa isa't isa, pero parang bitin pa rin. Kaya, actually, hindi ko alam yung si Ma Marisa pala nag-introduce sa inyo before. Parang hindi, ngayon ko lang narinig yon. Tsaka yung fusion ni Maris. Recently lang
kasi yung fusion na yan. Ah, okay. At dapat next time. Pa akong nagpapaturo pa akong magluto para mas marami pang maluto sa kanya. Wow. Share mo naman yung mga recipe mo. I will, definitely. Papadala ko kay Miko. Hindi, joke lang. Itatry ko rin. Hey guys, thank you so much. Thank you. This super surprise was planned by the team of Nikki Del Mundo and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan, with the wonderful people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!